Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So first game natin sa araw na ito ay ang game 2 ng Milwaukee Bucks laban sa Boston Celtics. Nakuha ng Bucks ang panalo sa game 1. Ngayon naman ay no Marcus Smart para sa Celtics. To start the game ay quick 7-0 run ang ginawa ng Celtics. Unang adjustment na nakita natin ay ang single coverage defense kay Giannis at less double team. Nagsimula si Giannis sa 0 of 6 sa field with only 1 shot inside the paint. Ang Bucks as a team ay nagsimula na 1 of 12 sa field. Kaya naman first 7 minutes ng game ay agad na umabante ang Celtics 18-3. End of first quarter, 32-21 Boston Celtics. 6 of 8 sila sa 3 points at 17 points na kagad ang ginawa ni Jaylen Brown. Sa second quarter naman ay napakainit pa rin nga ng shooting ng Celtics. Habang hindi naman masyadong natatawagan ng foul si Giannis at talagang hinahayaan ng mga officials na maging physical ang Celtics sa kanya. End of first half, 25-point lead para sa Boston Celtics. To be honest mga kaibigan ay wala naman pagbabago sa opensa ng Celtics. Ang pinagkaiba lang nga ay pumapasok na ang kanilang outside shots ngayon. 13 of 20 sila sa 3 points sa first half kumpara sa 2 of 8 ng Bucks. That is plus 33 points mga kaibigan. Bukod dyan si Giannis nga ay 5 points pa lang on 2 of 12 shooting sa field. At 25 points naman si Jaylen Brown na nagtala lang ng 4 of 13 shooting last game. Napaka-agresibo nga ni Giannis to start the third quarter offensively at defensively. Nagtala siya ng 18 points sa quarter na ito. Ngunit missing in action pa rin nga si Grayson Allen, Lopez at Wesley Matthews. 17-point lead pa din para sa Celtics patungo sa last quarter. Ang second half ay naging mas maganda para sa Bucks. Naibaba pa nga nila ang 25-point lead ng Celtics sa 12 points. Ngunit kinapos na nga sila sa oras kaya naman nakuha ng Celtics ang dominant win sa score na 109-86. 30 points, 6 assists si Jaylen Brown, 29 points at 8 assists si Jason Tatum, at 21 points naman si Grant Williams. Sa Bucks naman ay 28 points, 9 rebounds at 7 assists si Giannis Antetokounmpo, 19.7 assists si Jrue Holiday, habang si Grayson Allen, Brook Lopez at Wesley Matthews ay nagtala lamang ng combined 11 points. So ito nga ang kagandahan ng playoffs mga kaibigan, hindi lang pagalingan kundi patalinuhan din at game of adjustments talaga ito. Ang pangatlong game ay sa linggo pagaganapin Philippine Time. Next game naman natin ay ang second game ng Warriors at ng Memphis Grizzlies. Quick 8-0 run to start the game para sa Memphis mga kaibigan, ngunit nahintunga ito matapos ang paghampas ni Dillon Brooks kay GP2 dahil lang upang mapatalsik siya dahil sa flagrant foul penalty 2. Ngunit lumabas din agad si GP2 dahil hindi nga maganda ang kanyang bagsak sa play na ito. Bugod kay Gary Payton II ay duguan din si Draymond matapos na aksidenteng masiko ni Tillman at umexit din siya sa game. At iyak nga na magmumulta si Draymond dahil binigyan niya ng gitnang daliri ang mga fans ng Memphis. Sa end of the quarter interview naman kay Steve Kerr ay sinabi nito na hindi daw pisikal ang Memphis bagkus madumi maglaro. Bumalik si Draymond sa second quarter matapos na mabigyan ng stitches. Gumawa din sa quarter na ito ng poster dunk si Andrew Wiggins kung saan na-hype si Curry at ang buong bench ng Warriors. Ngunit hindi nga nagpapatinag ang Memphis at talagang sumasagot sila sa Warriors mga kaibigan. Natapos ang first half na hawak ng Memphis ang 3-point lead. 23 points sa si Morant at 15 points naman si Stephen Curry. Ang second half mga kaibigan ay very physical pa din. Give credit nga sa Memphis dahil talagang na-out-rebound nila ang Warriors at napipersa nila ito sa madaming turnovers. Ganun pa man hindi nga sila makalayo ng tuluyan. Sa fourth quarter naman ay nahawakan ng Warriors ang lamang for the first time this game. Ngunit 5 fouls na kagad si Jordan Poole with 10 minutes left pa mga kaibigan. Napakadikit nga ng game na ito mga kaibigan hanggang sa mga huling segundo. Pilit na binubuhat ni Morant ang Memphis, grabe nga ang performance sa pinapakita niya. At sa huli ay nabuhat nga talaga ni Morant ang Memphis at nakuha nila ang panalo sa score na 106-101. Si Ja Morant ay nagtala ng 47 points, 8 rebounds at 8 assists at 14 points naman si Zaire Williams. Sa Warriors naman ay 27 points, 9 rebounds at 8 assists si Steph Curry, 20 points si Jordan Poole at 16 points, 9 rebounds naman si Andrew Wiggins. So tabla na nga ang series na ito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo sa game na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.